Hello guys, welcome back to another episode. For this video, i-share ko sa inyo kung ano-anong mga gamit meron ako sa pagpipintura ng bahay. Okay guys, i-share ko sa inyo kung anong gamit nito. Pisa na po natin. Let's go! Okay guys, sa pagpipintura ng bahay, yung unang dapat meron tayo guys, ito yung lagayan ng pintura. Ayan. Dapat meron tayong tray. Ito po siya. Adjust po siya. Tapos sa... Dapat may mga tray liner po tayo. Yan, saktong-sakto po dito yan sa lagayan niya, guys. At saka, dapat yung tray liner natin, mayroong tray holder. Ito po siya. Para mas madali po nating bitbitin. Madali po siya pag mayroong ganito. Susukpit lang po dito. Ganito po yung gamit, guys. Susuk-suk lang dito. Sa gilid yan, ganyan. Tapos ilalak mo yan. Para mas madali po natin bigbitin. After po ng tray, dapat may cutting pail po tayo. Ito yung lagayan ng pintura pag nagka-cut po tayo sa mga kanto. Yan. Tapos ito yung paintbrush, lalagay natin dito. At itong ganitong cutting pail guys, may kondito, may cutting pail sleeve. Kaso nga naubusan ako. At yung baby roller, kasi dito yan. Ito po. Gagamit po tayo ng baby roller. Kasyang-kasya po yan. May handle po ako. Ganyan-ganyan. Tapos, pwede po natin ilagay. Napipinto na tayo ganyan. Tapos, yung isa brush. Ganyan. Ganyan. Tapos, guys, dapat may big roller po tayo. Ito po. Ganyan. Marami po akong mga... Yung mga rollers guys. Yan ito. Mostly guys, ang ginagamit ko yung microfibers. Magandang pang finishing ito. 15mm. Mostly yung ginagamit ko. Yan. Tapos mga paintbrush. Ito pang cutting din po sa mga kanto-kanto. After nito guys, dapat bumili din tayo ng... Dapat meron tayo nitong mga... Yan. Extension pole. Ganito po. Ito kahaba. Ito guys, na-adjust po yan. Ang gamit naman po nito, napakadali po siyang gamitin. Bali, susuklaksok po lang ganyan. Yan. Tapos pagtanggal, pipindutin lang ganyan. Para tanggalin ganyan. Tapos na-adjust po siya. Tapos after nyan, dapat meron po tayong mahaba rin. Ganyan, halimbawa, nagpipintura po tayo ng ceiling. Kailangan po natin ito. Ganyan. Po. At saka, dapat merong sanding block po tayo. Halimbawa, may pinapats po tayong wall. Kailangan din natin ng panghiha. Po siya sanding block. 120 grit. After po nyan, ito may mga tapes din po ako. Yan, ito po. Painter's tape. Kasi may mga time na kailangan nating maglagay ng tape bago pinturahan yan. Lalo na may mga transition. Kailangan natin ng tapes. Yan po. At saka itong pati knife. Maliit, saka medyo malaki ng konti. Yan guys. Tapos na tayo magpa. Siyempre, yung sasandingin natin, yun, may mga rollers ako dito. Ganito. Kasi kailangan po nating mag-prime ng mga maliliit na spot. Kaya marami ako maliliit na rollers. Yan. At meron din tayong drop sheets. Ito po yung nilalagay ko sa flooring para in case na tumulo, dito po siya babagsak. Hindi po magkakalat. Tapos, after po nating magpintura, may mga tools din po akong panglinis ng paintbrush. Ito ko yan. Yan. Pati rollers. Kung gusto po natin isave yung rollers, yan i-spin lang po natin. Sasawsaw lang sa tubig. Bago i-spin. Napakabilis po.
napakabilis hugasan, lalong-lalo na pag yung latex yung ginagamit natin pag gumamit kayo nito. Roller spinner. At saka meron din po akong 5-in-1, tawag namin dito 5-in-1, pambukas ng lata. Yan, pang-script kasi matalas yung dulo nito. At saka pang-script na rin ng pintura, pang ganyan. Bago natin linisin. Yan, ganito po. At syempre, may knife po tayo kasi may minsan may kinakat po tayo yung mga gilid-gilid. Saka yung mga chip of paint. Kaya kailangan natin yung knife. Okay guys, hanggang dito na lang po yung video natin at sana po ay may nakuha kayong idea sa video na to. Maraming salamat po sa panonood at kung bago ko pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po kasi mga video sa akin. Maraming salamat po. See you to my next video. Bye-bye!